Balikan natin, Operasyon Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA Busway. Ilan pa kaya nahuli? At live mula sa Quezon City, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, hindi bababa sa 25 ang nahuli ng illegal na dumadaan sa EDSA Busway dito sa Santolan Station. Ang karaniwan na dahilan ng mga sinitan nila ay traffic daw, kaya nagmamadali na sila. Hinahabol daw ng driver ng dump truck na to ang truck van na magsisimula alas 6 ng umaga. Kaya para raw hindi mahuli, lumusot na siya sa EDSA Busway para sana mapabilis ang biyahe. Pero ang ending, nahuli siya ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ay, traffic po eh. Ay, alam niyo kung bawal. Oo. At nang malaman niyang 5,000 piso ang multa sa first-time violators, napatawa na lang siya sabay-sabi. Malaman. Ang barangay ambulance naman na to na may sakay na pasyente, hinarang din. Ayon sa mga tauhan ng SAIC, patient transport ang pakay nito at hindi emergency. Bagay na hindi rin otorisadong dumaan sa EDSA Busway. Pero paliwanag ng driver ng ambulansya, eh kasi nga medyo traffic hindi yun po ang pagkakaalam namin. Kung wala ng pasyente, hindi man po kami dumadaan dyan. Hindi man ako dadaan ng bus na yun, alam ko kasi bawat pag emergency. Ayon sa SAIC, mga motorcycle rider ang mga karaniwang nahuhuling dumadaan sa busway. Kasi nagmamadali lang po ako sa duty ko po. Eh, malilate na po. Hindi na po maulit, ma'am. Sensya na po. Nagmamadali lang kasi ako. Late kasi ako eh. Hindi, kailangan before 6 nandun na ako eh. Alam ko naman bawal, pero ano naman, hindi naman ako masyadong, hindi naman ako sa gabal eh. Matakaran nila, wala tayong magagawa. Ang ilan pa sa mga nahuli, mga motorcycle taxi rider na may sakay na pasahero. Traffic eh. Ginigit ako ma'am eh. Kaya yun, lumabas ako. Hindi ko sinasadya ma'am. Paano po yan sa may pasahero po? Kayo ano mangyayari? Wala ma'am. Ay, mapupunta lang sa kanila kita. Igan, tuloy-tuloy ang operasyon ng SAIC dito para nga mahuli yung mga illegal na dumaraan dito sa EDSA Busway. Ayon sa SAIC, posible raw na dumami ang bilang ng violators, lalo na tumitindi ang holiday traffic. Tinaunang balita mula rito sa Quezon City, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.